What is up mga Meg? Bagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. And for today's video mga Meg ay mag-update tayo sa ating mga alagang koi no, dito sa ating trapal pond. So sa hindi ako magkakamali mga Meg ay mga 3 months tayo hindi nakapag-update dito sa ating mga alagang koi no. Dahil sa may nag-request sa atin na subscriber na mag-update daw tayo sa ating mga alagang koi. Ay ito na mga Meg. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano nga ba yung nabago at nadagdag sa ating trapal pond. So tara at welcome sa aming munting channel, ang Migo Ilunggo. Alright, at bago tayo magsimula mga Meg na mag-update sa ating koi pond, ipiplex ko muna yung ginawa ko dito sa aking pump mga Meg no. So ginamitan ko siya mga Meg ng malaking tubo, PVC pipe, yung size 1 or 1 mga Meg no, yun hanggang doon sa ating filter yan. So dito yung ating first chamber. So ayun mga Meg, at nakita nyo na sobrang dumi na no ng ating filter. So mahigit isang buwan tayo mga Meg na hindi nakapag-change water mga Meg no. So ganyan kaganda pag malaki yung filter na gagamitin natin. Yung gamit ko na filter pala mga Meg ay yung Riptab. So ayan, yung ating buga ng ating pump ay medyo malakas din mga Meg no. So gumamit pala ako ng pump na binili ko lang sa online, yung Sibillion HY307. So ito yun mga Meg, yun. So far mga Meg ay maganda naman yung higop ng pump na ito mga Meg no, lalo na at gumamit tayo mga Meg ng malaking tubo no. Yan, kita naman natin mga Meg yung buga ng tubig galing sa ating filter ay malakas din yung agos mga Meg no. So yung agos mga Meg ay papunta pala yan sa ating skimmer. So kung merong dumi sa itaas ng ating tubig sa ating pond ay matutulak niya mga Meg sa skimmer no. So try natin mga Meg kung gaano kalakas yung ating venturi na ginawa dito no. So ayan no. So may pwersa din yung tubig mga Meg para maitulak niya yung dumi sa ating skimmer no. Yan, hanggang dito yan mga Meg oh. Yan. Tara mga Meg, at silipin muna natin yung ating filter, yung first chamber lang mga Meg no. So tingnan natin kung gaano na ito kadumi. So ayan, naiipon dito mga Meg yung dumi, at gumamit lang tayo dito mga Meg ng net no, pang sala. So far mga Meg ay yan yung kanyang buga ng tubig mga Meg no. Malinaw din mga Meg di ba? Yun. At yung kanyang second chamber mga Meg ay dito tayo naglagay ng mga bato at mga basta mga filter medias mga Meg no, para pagkulturan ng ating mga good bacteria. So ito yung ating first chamber. Yan, dyan siya papasok papunta sa second chamber. So naglagay din ako mga Meg ng mga pananim no. Tingnan natin yung third chamber natin kasi may nilagay ako dito mga Meg. Yun. So may nilagay tayo dito mga Meg na talabashil no. Yun no. So nasasala din niya mga Meg yung mga dumi no. Yan, yung itim mga Meg, yan yung mga mapinong dumi ng isda.
So makikita natin mga Meg, ayan. So dumi yan mga Meg. So pag punta sa ating pond ay talagang salang-sala yung tubig mga Meg, no. Ayan, no. Yun. Alright, tingnan nyo naman mga Meg, no, kung gaano kaliksi yung ating mga alagang koi. Kasi nga ay malinis yung ating tubig. So yun, at naghahabulan. Yun. At sinabay ko na rin mga Meg yung paglinis ng ating filter. So yung first chamber lang pala Meg yung nililinis ko, no. So try natin mga Meg na halukayin para makita nyo kung gaano kadumi yung ating first chamber mga Meg, no. So ito yung dumi na nasasala ng ating filter mga Meg, oh. Ayan. So pinatay ko muna yung pump. Saka tingnan din natin dito mga Meg sa last chamber natin mga Meg, no. Yan, no. I-drain din natin yan mga Meg para malinis na rin natin yan mga Meg, no. Yun. So yan mga Meg, at nakapagbawas na tayo ng tubig sa ating fish pond. So ayan, at mga 60% siguro ng tubig yung kinuha natin mga Meg, no. Tapos nalinis na rin natin yung ating filter. So ito yung first chamber mga Meg, oh. Nilagyan ko lang ng tiles sa itaas para hindi sumama yung mga net, no. Saka yung ating mga talaba shell ay nilinis ko na rin mga Meg para magantay na naman tayo ng isang buwan bago maglinis. Ayan na mga Meg, no, at nakapag-refill na tayo ng tubig. So ganyan kalakas yung ating pump mga Meg. Ayan. So nalinis na natin yung ating mga filter mga Meg, no. So naglagay lang pala ako ng methylene blue tsaka asin para medyo mamatay din yung mga bakterya sa tubig mga Meg, no. So ganyan. Yan kalinis yung ating filter mga Meg. Pag nagpalit tayo ng tubig ay dapat linisin din natin yung filter. So ayan, medyo nagbublo lang yung tubig mga Meg kasi naglagay tayo ng methylene blue. So ito yung skimmer natin mga Meg. Yung mga dumi sa itaas na lumulutang o mga oil galing sa feeds ay tidiretso yan sa skimmer mga Meg, no. So hindi lang yung ilalim yung nililinis, pati rin yung itaas ng ating koi pond. So ito na mga Meg yung update natin after 3 months. So yung nauna nating mga video mga Meg ay yun sana yung update natin nung 1 month pa lang yung ating truffle pond mga Meg, no. So ito ngayon at nakikita natin na yung trapal natin mga Meg ay wala na, puti na. So nginangat-ngat nila mga Meg, no. Yung koi kasi mga Meg ay iwan ko ba kung bakit nila kinakagat yung ang ilalim ng trapal. So ayan, no, napunit-punit na yung mga trapal natin sa ilalim. So hindi na malinis tingnan. Saka yung pump pala natin mga Meg ay kinuha ko na muna yung skimmer natin, no. Kasi pumapasok sa ilisay ng ating pump, sa repeller ng ating pump yung mga napunit na trapal. So nag-stop yung ikot niya at di na makahigop ng tubig mga Meg. So ibinalik ko siya muna sa stock, no, para sa labas lang yung mga ano. So ayun mga Meg, at ito na yung ating skimmer tsaka yung
Tagahigop din sa ilalim mga mig, no? So kinuha ko na lang muna kasi pumapasok dyan mga mig yung trapal na napupunit. So hindi natin mamalayan. At yung erator na lang yung umaandar, yung ating pump ay hindi na gumagana kasi nababarahan ng trapal mga mig. So yan lang yung update natin dito sa ating pump mga mig, no? Yan, tumutulo na siya at hindi pa natin na maintenance. Yun. So ganun pa rin yung setup mga mig, no? At wala namang nagbago. Yung trapal lang yung nagpupunit-punit mga mig, no? So hindi pa tayo nakapag water change at mamaya siguro or bukas baka i-water change natin. So meron pa pala ako ditong inilagay mga mig. Yung, kung makikita nyo yung gilid ng ating o likod ng ating trapal pond ay meron na ditong mga design mga mig, no? Meron na tayong nilagay dyan na parang damo-damo na plastic. So yan yung ating idinagdag. At so far wala naman mga mig na pinagbago, no? So baka magtaka kayo mga mig, yung trapal natin na ginagamit ay ipinatong ko lang yan mga mig, no? Yung manipis na trapal kasi yung ilalim talaga ng trapal natin mga mig ay gumamit tayo ng Maruyama, no? Yung makapal na trapal. So wala din yung butas mga mig. Gusto ko lang kasi mga mig tingnan na gumaganda yung koi pond na itim yung background. So kaso ay ninangat-ngat nila mga mig, no? So ayan yung sinalabasan ng ilalim ng ating trapal mga mig, no? Yun. So ayun mga mig, magpapakain na tayo ng ating mga alagang koi. So thank you so much pala mga mig kay Bro Ayan, no? Dahil binigyan na tayo ng 3 kilo na pagkain ng koi. So thank you so much bro. Sa ulitin. So maglalagay na tayo ng pagkain na mga mig. Alright, at hanggang dito na lang ang ating vlog sa araw nito mga Meg. At maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng ating video. So, thank you so much mga Meg. Sa susunod na update na naman tayo magkikita, no? At baka mag-update din tayo sa ating mga alagang tilapia. So, thank you so much mga Meg. At sana'y huwag niyong kalimutan mga Meg, no? Na makisubscribe naman sa aming channel. At makiclick na rin ng notification bell at pakilike ng aming video. So, thank you so much mga Meg at God bless po sa ating lahat.